Hi, good morning. Sa mga nagtatanong po sa akin about housing loan. So ito na po, gagawin ko po siya. Actually, iisa-isahin ko na lamang po sa inyo ang mga requirements, kung ano po ang mga basic requirements sa pagkuha po ng housing loan. Unang-una po, let us evaluate sa sarili po natin bago tayo mag-decide na kukuha po ng isang housing loan. Unang-una po nating tatandaan, ang housing loan po is a long-term investment. Hindi po yan parang pupunta ka lang sa isang mall o sa isang tindahan para mag-decide ka na kukuha ka ng bahay. Kasi once na mag-failed po kayo sa pagkuha po ng isang housing loan, lalo na po ang mga housing loan na gusto nyo na may kamahalan, ang mangyayari po sa inyo niyan kung ma-fail kayo is mabablocklist kayo sa pag-ibig. Ulitin ko po, mabablocklist po kayo kung hindi kayo mag-succeed sa kinuha niyong housing loan. Kung yan man po ay under po ng pag-ibig. Pero sasabihin ko po sa inyo na ang housing loan po ay mayroon po yung tatlong type ng financing. Unang-una po ang pag-ibig financing, pangalawa po ang in-house financing, pangatlo po is bank financing. Pero ang ituturo ko muna sa inyo ngayon, yung pinaka basic at parating kinukuha ng mga buyer o yung mga gustong kumuha ng housing loan, ito po yung pag-ibig financing. Okay? Sa pag-ibig financing po, basic lang po ito. Unang-una po, bilang isang agent, kaya ako gumawa ito ng video kasi sales agent ako ng isang kilalang developer dito sa Cavite at affiliate ako doon. So ito yung primarily na hinihingi namin. Unang-una po ay latest payslip. Kailangan po namin ng 1 month latest payslip na naka-indicate po yung inyong pag-ibig contribution. So, tinitingnan po namin yan. Ini-evaluate po namin ang payslip ninyo kung ang net proceed ng sweldo ninyo ay akma doon sa kukuhanin yung bahay. Hindi naman porkit sasabihin nyo kukuha kami ng bahay o sasabihin natin na gusto nyo ng single detached, gusto nyo ng townhouse, gusto nyo ng row house, tapos pag-evaluate namin sa sweldo nyo ay hindi magkakatugma. Kasi lagi natin tandaan, ang piso na kapital nyo, na pera nyo, dapat matutumbasan ng isang product na piso. Di ganun yun, ako gusto nyo kumuha ng ganitong bahay na bungalow tapos ang sweldo nyo pala ay mas mababa, so hindi magmamatch, hindi nyo makukuha po yan. Kaya dapat i-evaluate po namin yan, kaya hinihingi po namin yung payslip. Okay, 1 month latest payslip. Kailangan din po namin ng photocopy ng inyong ID, una company ID. Syempre titingnan namin kung kayo po ba ay mayroong trabaho. Pangalawa po ay isang government-issued ID. Kailangan po namin ng government-issued ID nyo. So, alam nyo na kung yung mga government-issued ID, UMID, driver license, PRC, GSIS, TIN, voter's ID, etc. And then, kailangan din po namin ng cash. Siyempre, magpapareserve muna kayo, di ba? Nasa range po yan ng 5K to 10K. Dapat meron kayong spot cash na 5K to 10K for your reservation. Kailangan po yun. Pero yung 5K or to 10K na spot cash na po yan, hindi po yan mapupunta sa amin bilang agent. Yan po ay mapupunta po yan sa developer. Doon po tayo magbabayad sa office ng developer. At yung spot cash na yan ay ibabawas din po yan sa pinaka total contract price ng bahay na gusto nyo, na napili nyo. Okay? Yun po yun muna. Ito pong tinuturo ko sa inyo ay pre-selling. Ibig sabihin ng pre-selling, doon sa site pa, wala pa munang bahay na nakatayo. Dinidevelop pa lang po. Kayo po ay magpapareserve ng isang slot po doon. Pero makikita nyo na po doon sa office ng developer kung anong bahay o anong klaseng bahay ang itatayo doon, kung anong model, sukat ng bahay, etc.
i-discuss po namin yan sa inyo. Ang tawag po doon sa dinidevelop na site is pre-selling pa lang po. Wala pa pong nakatayo doon. Minsan may nakatayo yung model house pa po muna. Kaya mura po pag kayo ang kumuha ng bahay ng pre-selling kasi wala pa pong bahay na nakatira doon. Unlike sa kukuhanin yung RFO or Ready for Occupancy, mas mahal na po yun kasi titira na lang po kayo. Yun po yung basic ha. Sa susunod ko na video, ituturo ko naman po sa inyo kung ano naman ang mga requirements kapag na-approve po yung inyong housing loan hanggang take out na po sa pag-ibig. Kung ano ang mga hinihingi pong requirements. Okay? Kung nakapag-decide na po kayo, balikan ulit yung nauna kong sinasabi sa video na to para makuha nyo po yung mga requirements. Okay? Thank you.